foreigner be an account dito foreign exchange trader yung mga fluctuations po ng pera. And then dumating po yung time no, natuloy-tuloy pero wala po kami na isipong na pera ng business po. So 2006 po nung kinasal kami no, dumating yung time 2007, 2008 wala pa rin po kami baby. Ayan. So dumating po yung time no, from HRM naging chemist po ako. Paki-next po. Naging chemist po ako. Ayan. Chemist is umaasa. So, ang dahilan po no, kung bakit nahihirapan mag-dismiss po, nagkakaroon siya ng UTI. Okay? May GERD, may iron deficiency or anemic siya, no? Upper respiratory infection, pollution, stress palagi. Kasi trabaho. Sobrang yung pagiging empleyado sa talagang nakaka-stress. Ganda lang kuha. Bakit? Especially po kapag nagtatrabaho as BPO sa mga empleyado dyan na hindi makaalis sa call nila. Kahit hihihina. Diba? So, hindi mo pwede niwala kasi may tumatawag ka, may kausap ka ba eh. Tama. So yun yung tendency, nagkakaroon ka na ng UTI. Ayan. So, walang silbi. Yung, well, walang silbi yung pera mo. Kung hindi maganda, yung health mo. Diba? Next po. Ayan. So, sabi rito, whatever the man can do, simply believe, it can achieve. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Na kung gusto nyo umaman, pwede mangyari basta tamang mindset, di ba? So, same thing din po sa amin. Kung nahihirapan po kami magka-baby, after 11 years po, hirap na hirap kami magka-baby. Halos inawanan po namin lahat ng paraan. No, kaya naman, nandito pa po kayo sa harapan nyo na para mag-share po ng isang napakagandang life story na pwede mangyari sa atin. Hindi lang para sa health, kundi para sa welfare. Next po. Yeah. Ito po yung mga documents na itinago ng misis ko no, noong panahon nag-fertility work na po. Nag-start po kami ng 2011, pero actually 2009, nag-start na po kami. So 2011 po ito yung mga documents namin na to, 2010. Normal pa rin po yung ovary niya. Ibig sabihin, wala pa nakikita na diferensya yung ovary niya. So ibig sabihin, pwede pa siyang mag-witness. Pero bakit? So next po, nakikita po natin yung mga black uterus niya. No? Ayan, black fallopian tubes. Nag-undergoing po siya ng video laparoscopy. Ibig sabihin po, inoperahan siya. No, ayaw nila magpa-opera ng malaki yung parang cesarean. No, gumastos po kami ng more than 200,000 dito sa video ng paroscopy niya. Yung tatlong butas na tatanggalin yung cyst sa ovary niya. And after po matanggal yung cyst, pagbalik po ng check-up namin sa kanya, after a month, may nakita ulit na cyst. Tinanong po yung misis ko, no? Kasi gustong-gusto talaga namin magkaanak. Diba? Alam niyo po ang sabi ng doktor niya, no, anong gusto mo? I-prevent natin na lumaki yung cyst mo? Or, no, gusto mo magbuntis? So, tinuloy-tuloy po, gusto niya magbuntis. So, nangyari, no, may tendency na lalaki kasi every time, every month, nagkakaroon ng menstrual yung mga babae. Tama? Eh, yung mga dugo kasi napupunta sa ovary, naiipon po yun. May mga dugo na naiipon po. Yun po yung mga reason po bakit nagkakaroon ng mga cyst yung mga babae. Next po. Ayan. So, ginawa na po namin lahat. No, nag-metformin siya. Kung may, meron kayong mga kakilala or baka meron dito, diabetic, ito po yung karaniwang iniinom ng mga diabetic, yung metformin. Yung clomid naman po, yan po yung pagpa-iklog sa mga babae or para magkaroon siya ng ovulation. Ayan. So gustong-gusto ng misis ko inumin yung clomid kasi karamihan na uminom ng clomid nagkakaroon ng kapal. Diba?
Pero sad to say, no, from 2006 to 2017, wala pa rin pong nangyari. Umastos na po kami ng malaki sa mga doktor. Nagpa-IUI na rin po kami. Multiple IUI. Ibig sabihin po, intrauterine insemination. Yung kukuhanan ka ng semilya, pupunta ka sa isang box, kukuhanan ka muna sa semilya, tapos ipaprocess nila. And then, yun yung time na ovulation natin ng misis mo. Kasi may calendar method. Tsaka nila i-inject yung semilya sa kanya para malapit magkita yung itlog at yung semilya. So, sad to say, ang daming oras mo yung natrap na naubos namin. Diba? So, lahat po ito dahil sa PCOS, polycystic ovarian syndrome, black fallopian tubes, endometriotic cyst, at uterus sa kanyang module. Grabe, no? Pinapakyang po niya yung mga reasons para hindi magka-baby. Diba? Next po. Ayan. So, doing this kind of business, sayang worldwide, no? Na-bless po kami kasi dati drain na eh. Ibig sabihin, lahat po ng sinusweto ng misis po napupunta sa doktor, sa ospital, at sa mga gamot. So, ilang years ba naman yan? So, lahat. Kaya nga, kung nakita namin si Mentor Marlon, no, that time, meron siya, tinatawag ka siya M.A.D. or Millionaire at 18 years old. Nakita namin siya online, i-research talaga ng business ko. Ayan. So, nasolve po yung health issue namin and then yung wealth issue namin. Ito, tumating po yung ayaw worldwide. Next one. Ayan. So, super blessed kasi nagpapasalamat po talaga kami kay Mentor or Barney Queen natin, no? Si Maritoni Fernandez. Miss Maritoni Fernandez. No, tita-tita lang po kasi natin yan. Diba? Kasi pag nasa IM Worldwide ka, tatawagan mo siya, pag minessage mo siya, 100% magre-reply yan. Lalo na kapag nalaman niya na taga-IM Worldwide ka. And ang mga taga-IM Worldwide na gumagamit ng Barney, mga anak na ngayon. Diba? So, ayan, counsel to the Lord in everything and rely on His wisdom. So, maniwala ka kung pagkakaloob ng Panginoon yung mga blessings na matagal mo nang pinagdarasal. Eh, darating yung time na makikita mo yung mga yun dahil gumamit siya ng ibang tao para mailapit ka sa mga blessings na pwede mong matanda. So, we are blessed. At dito si Mentor Marlo, Mentor May, Mentor Dadel, Mentor Jack, and Mentor Mark dahil sila yung mga reason kung bakit nandito tayo sa Team Focus Worldwide at sa IM Worldwide. Yan. Next po. Ayan. So, from chemist po, naging assistant po ako ng doktor. Lupit, no? HRM, naging chemist, naging assistant ng doktor. Nung pinanganak po yung first baby namin, no, nalaman ko po na buntis yung misis ko, 2017, nasa Kuwait po kami ni Mentor Marlon. Kasama po namin sila Mentor Marlon. And, eto po, no, dahil nakapag-ipon na po kami ng malaki, dahil kumita na po kami ng more than 1 million that time, 2017, no, pinanganak po yung first baby namin dahil sa tulong ng Barney natin. Kaya naman po, super blessed tayo. Quality talaga yung Barney natin. No? Ako po ito. Ako po yung umutol ng umbilical cord ng baby namin. Diba? Sa St. Luke's, sa BGC. So imagine nyo po, from drain. No? Sabi ni Mentor Jack kanina, 50-50. Kasi nauubos, 50-30 na sweldo. From wealthy, dahil hindi lang pera ang ibinigay sa amin na kaya worldwide, na Panginoon, kundi isang napakalusog na baby. Which is isa sa mga testimony po natin dito kaya ayaw worldwide. Ayan. So, healthy baby po siya. Next po. Ayan. So, nag-breastfeed po siya until 2 years old. And, eto po siya. No? Next po. So, mention ko lang po, yung Barney po natin,
safe po siya sa mga babies at sa mga buntis. No, huwag na huwag po kayong matakot ipainom or bigyan ng mga taong buntis at mga babies. Yeah. So, ito naman po yung second baby namin. Si Adin Vera. Nice. Or Lucky Baby. At tinatawag. No, pandemic baby po siya. Siya po yung Vera at 7 months old. Kumakain na po siya ng barley dyan. Diba? Next po. So, ito po yung family namin. From kami dalawa lang, nakapupo kami ng pamilya dahil kay Aaron Worldwide. At hindi lang pamilya, kundi malaking grupo. Kasama po kayo. So, next po. So, aside from that po, yung testimony namin, nakatulong na rin po kami. Ito po, bilas ko or sister-in-law ng misis ko, si Ruth. 5 years, hindi rin sila nagka-baby kaagad. Pero nung uminom po siya ng Acai Berry at Barley, eto po, nabuntis yung misis niya, ng kasama ng kapatid ko, kapatid Luigi, no? Age po ng baby namin. And eto naman po, from online, nagtanong lang kung paano pwede mabuntis. Dahil of that time, nag-BGC na sila, magpapa-IVF na po sila. Mas ibang level na po yun kaysa kahit IUI. Diba? Ito po, 500 to 1 million yung gagastusin nila. Pero nung nakita nila yung kanyang worldwide, pure organic barley, uminom po sila, taga-Bicol na buntis. Nice! Okay. Ang mother nito po, may goiter and hypertension po. 1980s pa yung problema niya sa goiter. Pero nung uminom po siya ng uminom ng barley, lumambot at hindi na siya for operation. And, syempre, ito po, mga church mate po namin, stage 2 breast cancer, no, kagaya ni Mento, ni Miss Barley Queen, Maritone Fernandez. Ito po si Ate Rose. No? Yung nasa likod po na yun, cancer patient din po siya. No? Nung nag-picture kami, hindi ko alam na nasa likod pala siya. And hindi ko rin alam na meron siyang cancer that time. No? And then, gumalit po si Ate Rose. Si yung sumunod po na nag-order po sa akin, si Sister Ruby. And, good news, nawala rin po yung cancers. Nice, Gabi. Pero, siguro po, huwag na huwag kayong mahihiya na mag-share ng business natin, especially ng napakaganda at quality ng pure organic barley powder natin. Kasi ang dami pong natutulungan ng products natin, ng mga products natin. Kasi hindi ito basta-basta. Iba na compare na nga yan sa ibang class, ibang supplements. Diba? Pero dito lang kaya yung worldwide makikita ang pinakamagandang barley sa buong mundo. Diba? And we are proud of it. No, recently lang po, bago po ako pumunta rito ng Maynila, no, bumiyahe po ako kagabi. This week po, meron kami border sa apartment namin sa Ilocos. Kausap ko siya. Sabi niya, 10 years din daw hindi sila nakikita. So, dali yung asawa niya. Alam niyo po, nagkukwento kami nung sinabi niya na uminom siya ng food supplement at barley, sabi niya. So, anong klaseng barley ninyo po? Alam niyo po ang sinabi? I am worldwide. Barley. Hindi po kami magkakilala. Grabe po. And to know na ibang team na galing yun. Diba? Taga-Bacolod. And napunta sa Ilocos. So imagine nyo po. No? Kaya wag na wag nyo po itatago yung business nyo. Yung mga kakilala po ninyo, no? Akala nyo, ayaw nila. Pero kailangan nyo lang itap sila. Kasi diba, mahirap mag-invite, pero mas mahirap kapag hindi nagsasalita at tinitignan ka lang nila. Na umaasenso,
na gumagaling sa mga sakit mo. Diba? We belong to each other, sabi nga nila. And if we belong to each other, it is our responsibility to share the blessings to other people na hindi pa nakakaalam kung anong klase Barney meron tayo. Next one. Ayan. Dahil kay Barney, dahil sa Iron Worldwide, ito po yung mga naging achievements natin. No, nagkaroon po kami ng sariling kotse kay Iron Worldwide. Meron na rin po kami ng lupa at condominium dito sa may Araneta. Maraming yun. And next po, naging part na po kami ng Millionaire Circle. Next po. Ayan. And, so, doing this kind of business, marami na rin po tayong mga natulungan. No, napakaswerte dahil no, yung unang nag-inquire sa amin galing sa YouTube, si Mentor Joe at Mentor Rose ng Team M Parkway, dumami. No? Kaya po na-create yung Team Dragons, yung Team Atomy. No? Dahil din sa kanila, no, kay Mentor Jadet, nakapasok si Mentor Linda na merong may-ari na IM Business Center. The first international IM Worldwide Business Center. No? Dahil sa perseverance ni Mentor Daniel. Grabe, no po? So, kung nahiya kami mag-offer or nahiya kami mag-post sa internet, sa palagay mo papasok yung dalawang magkasama. Sila Mentor Joe at Mentor Rose. Kung nahiya si Mentor Rose, Mentor Joe, na alokin ang business si Mentor Daniel, may Team Travels. Malamang wala. Diba? Malamang wala rin po kayo dito. Pero dahil ginamit ng Panginoon, no, sila Mentor Rose, Mentor Joe, Mentor Daniel, Mentor Linda, para mas lumaki yung team natin. Kaya naman po, super blessed po tayo. Next. Sabi ko rito, no? Matthew 7:7, ask and it shall be given. Marami pong tao ang nagtatanong ang interesado sa business natin. Ang kailangan mo lang gawin, magtanong kung sino ang gusto. Di ba? I-direct message nyo po. No, itunuturo po yan sa 90-day work challenge. Hindi nyo yung basta sa araw mo lang wala ka na nakakausap na at least dalawa. Diba? Second, and it shall find, not and it shall be open unto you. No? Mag-o-open ang magandang opportunity kapag in-open mo mismo yung pintuan para ma-open sa kanila yung higher worldwide. At dahil dyan, kailangan ipag-pray po natin no? Ang success ng bawat isa dito na next time na Ignite event, nakakotche na tayo lahat at lahat no, maka-award na dito sa stage. Eh, po dyan, maraming salamat po. I'm Rex Bartolome.